Ay, guys, itry ko na nga lang mag-vlog. Ay, guys, itry ko na nga lang mag-vlog. Try ko na lang mag-vlog kasi gumawa ko ng tutorial. Nako! Gumawa ko ng tutorial pero wala palang audio. Kaya I'm a bit disappointed. I've been filming for how many hours now? Apat na oras na yata. So, kanina umaga, then nag-lunch, then bumalik sa filming. Then, ang nangyari, wala pala siyang audio. Wow! Eddie, wow! So, lahat ng mga sinabi ko, nawala lang. So, ito yung mahirap sa pag-YouTube. At ngayon, i-share ko lang sa inyo kung bakit nga ba ako napunta dito sa Thailand. Bakit nga ba ako napunta sa Thailand? Okay. It was when, I don't know, graduating ako nung college. Okay, mga one month, one semester na lang. And tagtapos na kami sa aming OJT and graduate na kami by October 2009. So, ito kasing kaibigan ko may mga pinsan dito sa Thailand. May mga pinsan sila dito sa Thailand and matatagal na din sila dito sa Thailand. Sabi niya sa akin ay why not punta kami dito sa Thailand kasi alam naman namin na mahirap talaga magparang sa Pilipinas lalo na walang experience. Kaya nag-suggest siya na magpunta kami ng Thailand. So, then and there, sabi ko, why not hindi kami magpunta dito, no? Kasi, wala naman din kaming, walang patutungan yung pag-stay namin doon. Kasi, meron kaming part-time na nag-tutor kami ng mga Korean. Nasa 50 pesos per hour lang yung sa amin. Then, namamasahe pa kami, binibili kami ng lunch. So, parang wala lang din yung sinasahod namin. So, yun. Kaya nga, sabi niya sa akin, punta daw kami dito sa Thailand dahil may mga pinsan siya dito. So, yun. At least naman ako dahil may makakilala na siya at hindi ka na mag-worry sa safety mo dahil mabait din naman yung kaibigan ko. I'm sure na mabait din yung mga pinsan niya. And, ini-invite na siya ng mga pinsan niya na magpunta doon. So, ang gagawin lang daw namin is magiging tourist kami. So, yun, naging tourist kami at first. Tourist kami papunta dito sa Thailand and prepared na prepared kami nung papunta kami dito para mag-look, ano talaga kami, tourist. No, pero tourist naman talaga ang pagpunta namin dito. And nung nandito na kami, saka sila na mag-apply na kami. Pero magulo yung time na yun. Kaya matagal kami nakakuha nung trabaho, nakapasok ng trabaho. Yun. So, nakamunta kami dito through courage, no? And with the help of our friends din. So, tatlo kami nakapunta dito. And, kaya din kami nagpursu dito. At tinry namin na pwedeng mag-tourist visa lang, no? Kasi yung kaibigan namin, classmate namin actually, nagsabi siya na nagpunta daw siya dito. Meron daw parang agency na magbabayad siya ng 100,000 para lang makapunta dito sa Thailand at makahanap ng trabaho. I don't know kung ano na nangyari sa kanya, pero yun yung sabi niya sa kaibigan ko. Kaya yung sabi ng kaibigan ko, ba't magbabayad ng 100,000? Eh, yung pinsan niya dito, pwede naman kaming tulungan na makahanap kami ng trabaho na hindi magbabayad ng ganun kalaki. So, yun yung napatunayan namin. So, sa mga naghanap ng agency para lang makapunta dito sa Thailand, hindi po kailangan ng agency para makapunta dito. Kailangan nyo lang is yung kakilala nyo na nandito sa Thailand at willing na tulungan kayo para makahanap kayo ng employer. Meron namang iba na direct from Philippines nag-hire, but mostly I think yung mga teacher na nakalaan dito kasi sila nag-apply and na-process lang yung work permit nila kapag na-hire na sila. So, yun yung story ko kung paano ako nakapunta dito sa Thailand.
at bakit ako nagpunta dito. Kasi ang alam ko is, syempre, medyo malaki din naman yung sahod compared sa Pilipinas. Bakit ako napunta dito? Dahil alam ko na as a teacher, matagal talaga ang process na makapasok sa DepEd. Kaya, yun yung plan ko na dito muna while magpaparank sa Pilipinas. Pero hindi na po nangyari yung pagparank kasi mas gusto ko din yung work dito, mas light siya, and mas marami akong time sa family ko. Nakakapag-spend ng time sa family. Wala na pong dinadala na trabaho sa bahay, kaya yun ang kaganaan nito. But we don't know, soon baka makauwi and mag-teach na lang din sa Pilipinas, no? I am open for opportunities. Okay. So, itong vlog na ito is for, ano lang talaga, parang na-depress lang ako. Kasi, yun nga, nag-film ako ng nag-film, pero wala palang audio. Hindi ko napansin. So, yun talaga, life of a YouTuber, of a content creator. So, yun lang, I hope na na-inspire ka sa video na ginawa ko for ano lang, for wala lang, pangtanggal ng stress lang, tinry ko lang. Okay, I hope to see you guys. So don't forget to subscribe to my channel, click the bell notification, and I'll see you in my next video. Bye bye.